Magandang araw po, ako po si Genevieve, isang OFW dito sa Moscow, Russia. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang aking reaksyon tungkol sa tanumpati ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang pangalawang SONA or State of the Nation address kahapon. Una sa lahat, nais kong bigyan ng rating ang ating Pangulo sa kanyang unang taon na panunungkulan. Ako po ay 100% satisfied sa kanyang mga nagawa sa ating bayan sa loob ng panahon ito. Ito po ay base sa aking obserbasyon sa top major problems ng ating bansa na kanya nang naumpisahang tugunan. Una po ang problema natin sa droga. Lahat tayo ay witness kung paano na ang ating mga otoridad ay nag-raid ng mga malalaking shabu laboratories na nagkalat sa buong bansa. Witness din po tayo kung paano nila dinakip at tinulong ang mga pushers. At alam din po natin lahat na ang ating Pangulo ay merong isang malaking rehabilitation center na nagawa dito sa Luzon. Ang pangalawang problema po na natagunan at nangpisahan ng tugunan ng ating Pangulo ay ang problema sa korupsyon. Kung saan, diretsyong mayroong link ang mga ordinaryong mamamayan sa ating Pangulo. Ito ay libre at secured. Pwede mong maisumbong ang mga irregularities, katiwalian, or tiwaling mga empleyado at opisyal ng ating pamahalaan sa ating Pangulo. Ang pangatlo po ay ang problema natin sa seguridad. Ang nagawa po ng ating Pangulo na pagdeklara ng martial law sa buong isla ng Mindanao ay isa pong tanda ng matapang na aksyon para supuin ang terorismo sa ating bansa at mabigyan ng seguridad ang ating mamamayan. Sapagkat alam po natin ang Mindanao ang pugad ng mga terorista at mga terorismo. Ang pang-apat po ay ang pag-sponsor o pag-host natin ng ASEAN or Southeast Asian or Association of Southeast Asian Nation Conference sa ating bansa kung saan ito ay nagbukas ng maraming oportunidad sa ating mga magsasaka na magkaroon ng access sa importation at export ng mga produkto natin at ang produkto ng ibang mga karating bansa na miyembro ng ASEAN. At ang panghuli ay ang bigay ng solusyon ng Pangulo sa matagal ng problema ng mga OFWs. Ito ay ang pagtanggal sa OEC or Overseas Employment Certificate na nagpapahirap sa mga buhay na bayani ng ating bayan. At ito'y pinilitan ng isang unified ID system na tinawag nitong IDOL. Sa limang major problems na ito, ako ay satisfied sa mga nagawa ng ating Pangulo. Alam ko na kulang ang panahon ito para masabi lahat ng kanyang mga nagawa. At hindi po nakapikit ang mga tao na nasa Pilipinas at nasa ibang bansa sa kanyang mga actions para magampanan ang kanyang tungkulin at ang kanyang mamamayan ay magiging masaya at mapayapang manirahan sa kanyang bansa. Sa kanya pong tanumpati kahapon, iilan po ang hindi ko makalimutang mga salita at kataga. Ito ay tungkol sa mga additional budget na para sa mga OFW mula sa 400 million, ginawa niya itong 1 billion. Ito marahil ay para sa implementation ng OFW Bank, dagdag pondo at ayuda sa mga OFWs, dagdag benepisyo sa OWA at saka sa kanilang PhilHealth. Isa rin po sa mga
hindi ko makalimutang mga sinabi ng ating Pangulo kahapon ay tungkol sa pag-extend ng martial law hanggang Disyembre, kung saan kailangan gawin niya ito para tuluyan ng matapos ang banta ng terorismo at seguridad ng ating buong bansa. At ang isa po ay ang tax reform law na kanyang isinusulong. Ito ay para sa dagdag na pondo para sa mga proyekto at mga top priority programs ng ating pamahalaan, tulad ng dagdag na pondo para sa mga mahihirap through the DSWD sa kanilang core piece, at ang dagdag na budget para sa equipments ng ating sandatahang lakas, at ang iba pang mga health equipments ng ating mga hospitals, at marami pang mga bagay na in general ay nabanggit ng ating Pangulo na makapagbibigay ng dagdag na solusyon at lakas para solusyonan ang mga problema ng ating bansa. Sa akin pong mga kababayan, akin pong hinihiling na patuloy nating ipagdasal ang kalusugan ng ating Pangulo at patuloy nating ipagdasal ang kapayapaan sa buong Pilipinas. God bless our fellow countrymen, and God bless Philippines.